Parang nakita ko na yung pangyayari niyon. Ano? Ano yan? Para bang deja vu? Hindi. Alam kong hindi ganun. Basta, hindi ko maipaliwanag. Parang nahiwagaan din ako. Ang tagal ng bawat sandali, no? Ano? Sasagutin mo na ba ako? Sorry. Bakit? Nung nagsasalita ako kanina, yasana ang isasagot ko. Aaminin ko, hindi ko alam kung totoo may pag-ibig. Kung totoo yun, hindi sana magulo ang mundo. Wala sana nag-aaway gaya ng mga magulang ko. Tulad mo, gusto ko sanang dayain ang sarili ko. Na ang pagkakaibigan natin ay isang uri ng pag-ibig na maaaring umusbong. Kung magiging tayo, magkakaroon ako ng masaganang buhay. Mapapakinabangan ko ang kayamanan mo. At matutupad ang pangarap ng mama ko. Kaya lang, hindi ko kaya. Sa isang iglap, biglang nagbagong isip ko. Pasensya ka na. Di bali, okay na yun sa akin. Alin ang okay? Na nagdalawang isip ka sa pagsagot. Sapat na yun para sa akin. Noon nung tinanong ko to sa'yo, sabi mo, lumayo ka. At least may improvement. Huwag mo nang isipin yan. Ano ba? Kunyari, hanggang doon lang sa isang narinig ko sinabi mo. Balang araw, magkakatotoo rin yan. Una-unahang pagkakataon, nagkaroon ako ng pagnanais sa protektahan ng isang tao. Pero wala akong nagawa para iligtas siya. Binawian siya ng buhay. Yun ang kauna-unahang nasaksihan kong kamatayan. Habang narito ako sa mundo. Kasi makakalimutan na sila. At kahit mawala sila sa mundong ito, wala magbabago. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lilimutin ang alaala nila. Ako walang kinatatakutan. Kahit mawala ako sa planet Earth at mapunta ako sa kabilang mundo, kahit na wala na makaalala sa pagkatao ko, hinding-hindi ako natatakot. Pero sa oras na to, nagkaroon ako ng kinatatakutan. Pagbalik ko sa pinagmulan ko, pag wala na ako sa mundo, may isang taong ayoko makalimot. Sa alaala ko. Winston! Lasing ka ba? Oh, Lucio! Hi! Nandito pala yung best friend kong si Lucy? Yeah. Ano ka ba? Maupo ka. Hindi ka naman nagpapakalasing, di ba? May problema ba? Siguro nga.
Hindi ako para kay Steffi. Sinihilaw ko siya sa pera para magustuhan niya ako. Dahil sa problema niya, akala ko kakapit siya sa patalim. Ano sabi? Ayaw niya? Hindi kanya mahal. Ginawa mo na ang lahat. Bakit ayaw mo pang tumigil? Kung ikaw ako, kaya mo ba? Kaya mong iwan ang taong mahal mo? Ha? Ako rin hindi ko kaya. Para ako sira. Posible ba na si Steffi inihintay pa rin yung lalaking yun? Naaalala mo ba yung parang halimaw na nagligtas sa kanya? Winston, mukhang nakita ko na siya. Hindi rin ako makapaniwala. Pero mukhang siya na nga. Wala pa yata si Steffi. Hindi kaya nagkakamabutihan na sila ni Winston? Iwan na natin sa labi. Anak, hindi mo pa nakikita ang bagong tirahan niya, di ba? Pumasok ka na, total nandito ka na rin lang naman. Eh, paano ha? Wala nga siya dyan eh. Maghintay ka lang. Yung passcode niya, nasa cellphone number niya. Yung last 4 digits. Oh, bakit mali? Ano nga ba yun? Nahulaan nyo? Hindi yun gagamit ng code na mahirap tandaan. Makakalimutin yun. Ah, oo nga, no? Ano ba, Ma? Nandito ka pala. Hindi mo ba narinig na may nagdo-doorbell? Ako si Stafford Ron! Nag-iingat ako! Alam niyo namang hindi ako basta-basta nagbubukas sa pundo! Kung talagang nag-iingat ka, bakit ang passcode mo 1111? Kahit sino kaya yung hulaan? Pelga? Nahulaan nyo? Magmumog ka muna ron. Nakakagtiri ka. Ay. Oh, Yuan, tingnan mo kung sino. Ano yan? Ewan. Ang dami pa rin talagang tagahanga ni Steffi. Baka padala to ng fan niya. Bakit ba? Ano yan? Oh my gosh! Huwag mo tingnan! Naku, patay na daga! Umamatay ka rin. Dito!
pulong nagpadala niyan, ha? I-report ko sa polis. Para magpiyasan sa news? Sa mga oras na to, yung mga tao ni ayaw mababanggit ang pangalan ni Steffi. Kahit anong gawin niya, kinaiinisan siya. Pag gumiti, sasabihin siyang plastic. Pag umiyak naman, sasabihin nagpapaawa. Sa buong Korea, siya ngayon ang pinakakinaiinisang tao. Salamat sa komento mo, ma, ha? Pinagaan mo ang loob ko. Siya nga pala, bukas pupuntahan natin ulit si Dominic. Gagawa ko ng eksena, tapos ikaw, kakausapin mo ng maayos. Kumbinsihin mo na kahit ano pa man ang nangyari, kikita pa rin siya sa'yo. Dapat nga protektahan ka nila, di ba? Paano kung gawa pala yan ng terorista? Anong terorista? Huwag na nga kayong makialam. Nakita niyo yung teddy bear na yan? Padala yan ng isang fan ko para pasayahin ako. Hindi galit sa akin ang lahat ng tao. Pero wag mo ikaila na galit sa yung karamihan sa kanila. Paano ka kikilos nang wala ang manager mo? Kakayanin mo ba? May bago akong manager. / bodyguard. Sino naman? Ay, wait! Munti ko nang makalimutan. Ano nga pala nangyari sa inyo ni Winston? Bakit? Magkwento ka. Wala ba siyang sinabi nung kasama mo siya? Hindi pa rin ba siya nagpo-propose sa'yo? Kayo ba ang nagsabi nun? Na gusto kong sumakay ng Ferris wheel ng birthday ko? Of course not. Sumagot ka na ba ng guest? Sabi mo na sa akin kung pumayag ka o hindi. Hindi ako pumayag. At bakit hindi? Bakit ayaw mo pumayag? Napakaswerte mo sa lalaking yun kasi hanggang ngayon bulag pa rin siya sa pag-ibig. Utang na loob naman, huwag ka na magpakipot. Baka mamaya matauhan na siya eh. Huwag niyo akong gawing sinungaling. Ayokong umoo kung labag sa kalooban ko. Gusto ko magpakamutuo sa kanya. Sinabi ko ayoko dahil ayoko. Oh, kauuwi mo lang? Nauna ka umalis kaysa sa akin, ah. Siya nga pala. Ito si Mama. Ito ang kapatid ko. Kinagagala ko kayo makilala. Ako si Mateo do. Ah, ganun pa? Bakit ka nandito? Ah, siya pala ang bagong manager ko. Ang totoo... Gusto ko kasi, magkapit-bahay lang kami. Taga-Harvard to. Para makapasok agad ako sa Hollywood, kailangan ko na magaling mag-English. Buti pa. Nakilala niyo ang bago ko, manager. Teka! Bumila kayo! Sandali! Bye-bye! Bye-bye! Bitiwan mo na ako. Oops! Sorry. Di ba nag-aral ka sa Amerika? Bakit nahiilang ka kapag kinakapitan ka ng babae? Ganyan lang magkakaibigan sa Amerika, di ba? Ewan, wala akong kaibigan sa Amerika. Ba't ganyan ka? Tumira ka sa Amerika at sa Korea, pero wala ka mga kaibigan? Hindi mo ba naisip na serious na yung problema mo? Baka personality disorder na yan. Isa pa. Hindi ako pumayag na maging manager mo. Huwag mo ako ipakilalang manager. Nagtanong ka ng sweldo, ah. Tinanong lang kita, pero hindi ako pumayag. Interesado ka pa rin. Umamin ka na kasi. Magkano ba gusto mong TF? Bakit? Mag-i-enter ako ng passcode. Ano ngayon? Makakalimutin naman ako. Yung akin ba, di ko maalala. Manager do. Huwag mo akong tawagin, manager. Ano ba? May nagpadala ng litrato ni Rachel Han. May kasama pang patay na daga. Papatayin ako. Pumasok ka. Labing limang taon ko itong iningatan. Pero naglaho lang sa loob ng dalawang linggo. Dahil lang sa isang chismis, lahat ng mga pinaghirapan ko biglang nabaliwala.
Pinaratangan ako na naging sanhi ng pagkamatay ng isang napakagandang artista. Makapal daw ang mukha ko dahil nagagawa ko pang humarap ng taas noo sa mga tao. Kinamumuhian ako. Mali silang lahat. Pabayaan mo sila. Akala ko rin madaling baliwalain. Pero ang hindi ko alam, mahirap pala yung walang naniniwala sa'yo. Dapat na ba akong magpa siya? Saan? Pumayag na kaya ako. Na ano? Kilala mo si Winston Lee? Kanina, nag-propose siya sa'kin. Magbabayad ako dun sa sponsor pag di na-renew ang kontrata ko. Tuluyan lang mauubos ang perang naipon ko. Pinaldas na kasi ng mama ko. Ayokong maghirap dahil inaabangan ng lahat ng tao ang buhay ko. Parang wala na akong pag-asa. Ang sabi niya sa'kin, habang buhay siya, sagot niya raw ang buong pamilya ko. Kahit anong mangyari, aalagaan daw niya ako. Yun pala eh. Ba't ayaw mo? Oo nga eh. Dapat ako magsisi. Pumayag na lang kaya ako. Basta ka lang papayag? Ang sabi, kung pag-aasawa ang pag-uusapan, huwag idadamay ang kayamanan. Sabi nino? Sa myong Shimbogam. Umamin ka nga sa akin? Graduate ka ba sa Harvard? O galing ka sa probinsya? Masyado ka kasing makaluma. Hindi mo alam kung anong myong Shimbogam. Punong-puno yun ng karunungan. Nakasulat din ba doon? Na dapat kang tumulong sa kapwa na may pinagdadaanan? Mula bukas, huwag mo akong iiwan, ha? Okay? Huwag kang iiwan? Pag-iisipan ko, bahala na. Isang napakagandang prinsesa. Ang kanyang kagandahan ay kasing ningning ng mga bituin sa isang gabing walang buwan. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, nakadama ng kaginawahan si Edward. Kaya nasambit niya mga katagang ito. Tila mga bituin sa isang gabi na walang buwan. Tila mga bituin sa isang gabi na walang buwan. Paulit-ulit niya yung sinambit hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Ikaw naman kasi napakasipag mo sa trabaho mo. Mukhang pagod na pagod ka tuloy. Okay lang po ako. Alagaan mo ang kalusugan mo, ha? Iniinom mo ba yung binigay kong tonic? Ano ba yan, college student? Mahigit 30 anyos na yan, hanggang ngayon binibaby niyo pa? Yaan mo na. Malapit na tong mag-asawa. Naiinis nga ako kasi aagawan ako ng anak na mapapangasawa niya. Sinasamantala ko na lang na nasa poder ko pa siya. Ay, siya nga pala. Ibinili kita ng bagong t-shirt. Isuot mo bukas. Kukunin ko na, ha? Sige po. Peter? Oh. Nagpunta ako sa kwarto mo. Tapos nakita ko to. Lucy, hindi mo dapat to kinuha ng walang paalam, okay? Yung lalaking nasa litrato, sino yan? Hindi ko alam. Baka ayaw mo lang ipaalam sa akin.
Hindi ko nga kilala. Aalamin ko pa ang pagkatao niya. Sorry, pinapunta pa kita dito. Huwag kang mag-sorry. Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit ka biglang nawala. Meron lang kasing emergency. Alam ba kung magkano multa na binayaran ko? Nagbayad ako sa towing. Nagkaroon pa ako ng ticket sa illegal parking at sa jaywalking. May higit isang daan lahat ang... Bakit ba gusto niyo akong gawing witness? Nandun ka sa CCTV recording nung araw mismo ng insidente. Tapos, nakita ka rin namin doon sa CCTV recording nung araw na nag-away yung dalawang babae sa loob ng isang kilalang salon. Nalaman namin kapitbahay mo pa si Steffi Chon. Nalaman din namin na professor ka niya sa isang klase niya. Ano yun? Nagkataon lang? Duda ba kayo? Na meron akong kinalaman sa iniimbestigahan yung insidente? Oh, trabaho namin na magduda sa tao. Meron akong daily journal. Binasa ko uli yun nung makatanggap ako ng sampina dahil gusto kong mapag-aralan. Hating gabi na ako nakauwi nung araw na yon. Dahil nakita kami ng kaibigan kong abogado. Anong oras ba nangyari yung insidenteng yon? Mga 11:30 to 12:30 ng gabi. Nangyari yon sa gitna ng Han River habang naglalayag yung cruise ship. Posible ba makapunta ako ron at makabalik sa bahay ko sa loob ng 30 minuto? May katibayan ka na magpapatunay na nasa bahay ka nung oras na yon? Ang mabuti pa, i-check nyo yung CCTV sa elevator ng condo. Tama siya. Oo nga. Maliwanag dito sa CCTV. Kumbinsido na ako na imposible makapunta siya ron at makabalik sa bahay niya sa loob ng 30 minuto. Ayon sa CCTV recording na to, umuwi na siya sa bahay niya. Hindi na siya umalis uli. Parang lusot na yung alibay niya. Hello? Ito nga. Okay na yung handwriting match? Sige, salamat. Nasa kanila na ang resulta? Tapos na daw? Oo. Siya nga yung sumulat ng will. Nag-match daw ng 100%. Yung will ni Rachel Han, 100% match daw ang resulta. Pero binabatikos pa rin si Steffi hanggang ngayon. Dahil ba sa insidente, iterterminate nyo na yung kontrata nyo sa kanya? Nako, mali. Hindi totoo yan. Sa katapusan, talagang pa-expire na ang kontratang yon. At dahil wala siyang project na naka-line up, wala nang dahilan para i-renew pa namin. Okay? Balita namin, nasa bahay na lang siya. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Nagpapahinga. Bumabawi mula sa mga stress na naidulot ng hindi inaasahang mga insidente. Nagbabasa yun ng libro, nakikinig ng music at nagme-meditate. Nagfo-focus yun ngayon sa pagkukontrol ng isip niya. Hala! Trabaho! Jujun! Hapon na! Nasaan ka? Ano schedule natin? Steffi, nandito ako sa set. Sa set? Nagmamakaawa ako sa'yo. Dito sa shoot ni Lucy Yu. Huwag mo akong iwan. Maawa ka. Huwag kang umalis. Pakiusap. Cut! Okay! Good take, Lucy! Okay, guys. Pakat na! Ayos! Ay, salamat. Maraming salamat. Isang take lang. Paano mo nagawa yun? Dahil sa bago natin bida, maaga tayo makakauwi ngayon, di ba? Mamayang gabi, may cash party tayo, ha? Steffi, may problema ba? Wala. Sige na, bye-bye na. Busy ka pala. Enjoy sa party. Ugh!
Anong gagawin ko bukas? Urgent messages. Retrieving first message. Mateo, kamusta? Si Kathy Hong to. Nag-message ako para ipalala sa'yo na isoli mo na yung mga hinira mo sa'kin. Dati, hindi ko na chine-check yung ID mo kasi gwapo ka naman tsaka mukha ka mabait. Pero hindi ka na nagpakita uli sa'kin. Broken-hearted na ako. Isoli mo na yung librong hinira mo sa'kin. Retrieving second message. Hoy, si Steffi Chonto. Meron pang manager na umaalis ng walang paalam? Saan ka ba nagpunta? Tawagan mo ako. Bili ka na rin ng cellphone! Isa yun sa mga kailangan ng manager! Magandang araw, sir! Alin dyan ang malakas ng signal? Sir, lahat ho ng cellphone ngayon malakas ng signal. Gusto ko sana yung magandang reception. Busy ako ngayon. Tungkol ba saan ang presentasyon na yan? Meron akong big proposal. Pag di nyo ito nalaman, magsisisi kayo. Ang totoo, hindi ko ito sasabihin dahil anak nyo ako. Sasabihin ko ito bilang mabuting empleyado ng kumpanya natin. Oo na. Ano ba yan? Ang SNC Corp, iba-iba ang businesses. May department store, mga sasakyan, apartments at electronic products. Sa kasamang palad, kulang tayo ng isa. Pero, Dad, basahin niyo ho ito. Korean Wave Entertainment Business. Tumigil ka nga. Iba to sa mga entertainment business na alam ninyo. Tingnan niyo itong next page. Isang kumpanya para sa iisang tao. Biro niyo, mahusay siyang artista pero wala siyang talent agency. Yan ang star ng Asia at ang babae niyan. Ang mahal ko. Si Steffi Chon. Mayroon pa akong golf meeting. Si Steffi yan! Preston, si Steffi Chon! Si Steffi Chon! Dad! Sadali lang, Dad! Relax lang kayo! Magtayo na kayo ng talent agency para sa akin. Ganun mo ba talaga siya kamahal? Opo. Ipakilala mo muna siya sa akin. Pero hindi ibig sabihin nung gusto ko na siya. Hindi naman kayo ang problema. Siya pa rin ang magdedesisyon. Mahigit 10 taon ko na siya pinipili kung gustuhan ako eh. Dad, pumayag na kayo magtayo ako ng negosyo. Wala ko ibang aasahan, kundi ang kayamanan nyo. Ipapangako ko. Susubukan kong hindi malugi. Shut up! Aray! Dad naman! Ang sakit! Aray! Aray! Tuwing winter, sobrang lamig ng panahon. Super lamig mo. Pero, hindi mo pwedeng pabayaan ang katawan mo. Ay, syempre naman. Ayoko magpabaya sa katawan. Sa bahay at wala kang ginagawa maghapon, madadagdagan talaga ang timbang mo. Magkakabilbil ka. Naku, lalaki ang tiyan mo. Naku, gusto mo ba ng ganito? Meron na nga akong bilbil. Kailangan sinasabi ng habi. Paraan, dahil ayaw ko matawag kang tabacho eh. Hindi maganda yung kain ka na lang ng kain. Masyado kang busy at hindi makapag-exercise. Pero... Oo, tama itong babaeng to. Ba't pa nga ba ako mag-workout? Ang kailangan mo lang gawin, araw-araw mong isuot ang band na to sa loob ng 30 minuto. Tapos, gagarantyahan ko sa'yo na lilitan siyan mo sa loob lang ng ilang one, araw. 1, 5, 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 5
Bilis, may ginagawa ako. I-save mo tong number. Pero kapag regular niyong ginamit ang band na... Bumili ka ng phone? Hindi niyo na kailangan mag... Nasaan ka ngayon? Bakit? Tumawag ka na sa numerong nakikita. Kailangan mag-meeting! Ano ang plano natin? Superstar kaya ito na pingwit. Bakit mag-meeting? Ano pag-uusapan? Marami kasing endorsement na nawala sa akin. Dati merong yogurt, may phone, may coffee, at lahat ng uri ng instant food products. Anong plano mo para bumalik sila sa akin? Iaalok din yun sa akin pag nakabangon ako uli. Wala ba akong dapat gawin para paghandaan ang mga project na ibibigay sa akin? Ang pinakamahalaga kong dapat gawin ngayon
eh subukan ang lahat ng mga produktong yon. Para masanay na ako. Matapos? Bilang manager ko, anong menu natin ngayon para sa hapunan? Ang gusto kong kainin, sea cucumber. Bago matapos ang winter na to, gusto kong kumain nun. Kung yun ang kakainin ko, saan ako dapat bumili? Sa sushi place? O department store? O kaya sa palengke ng Noryang Jean? Di ba mas makakamura ko pag sa palengke ako bibili? Yan lang ba sasabihin mo? Sa loob ng 15 taon, pitsyo ng manok at repolyo ang kinakain ko sa hapunan. Kaya mula ngayon, mahalaga ang bawat pagkain na papasok sa katawan ko, di ba? Yun ang pag-isipan mo. Gusto ko marinig ang opinion mo tungkol doon. Gabi na, may nagdo-doorbell pa. Sino yan? Delivery ho. Wala ako in order. Sandali, lalabas na! Buksan mo. Hindi ako nag-order ng kahit na ano. Ako ang nag-order noon. Wala nga kasi ako magawa kanina, di ba? Nanood ako ng home TV shopping. Tapos, may mga nagustuhan ako, kaya ako nagpa-deliver. Dito sa address ko? Si Steffi Chon ako, di ba? Alam mo namang dun sa bahay ko. May dalawa pang darating bukas. Kunin mo rin yun. Ikaw naman ang manager ko, di ba? Anong manager? Kayo ba si manager do? Papirma ho. Wow! Anong tawag dyan? Edi soy sauce crab. Meron ng kanin? Masarap tong iulam kasabay ng kanin na bagong saing. Saan ka pupunta? Maghahain para sa atin. Pagdating sa pagkain, hindi ako madamot. Ikaw na lang. Ayokong kumain na may kasabay. Ayoko naman kumain na mag-isa lang. Ay, mukhang kulang pa sa akin to kasi gutom na gutom talaga ako. Ay, teka! Meron pa yan! Naku! Wala na! Bakit ganun? Abat! Sabi nila, punong-puno daw ito ng aligay. Ay, nilaloko pala ako ng mga yun. Bandidong sumasalakay sa gabi sa Beauty Ridge. Anong sabi mo? Noon kasi, meron delikadong lugar sa pagitan ng Yaksudong at Hanamdong. Tapos? Nung araw, doon dumadaan ang mga mangangalakal. Doon sila inaabangan ng bandidong grupo para nakawan. Kaya yung masasama at manlulokong tao ngayon, inihahalin tulad nila sa bandidong sumasalakay sa Beauty Ridge. Ay, kala ko wala ng kwentong Joseon Dynasty. Ngayon may pa-Beauty Ridge ka pa? Saan mo ba natutunan yan? Tani ka ba ng History Channel? Ay nga pala, ngayon yung TV drama. Sa sala na tayo kumain. Dito dapat dahil dito ang kainan. Bawal kumain sa sala. Kaawa na ako sa'yo. Ang pangit ang makeup niya. Parang hindi pantay, di ba? Maganda siya. Nakikiusap ako sa'yo. Ay, naku. Hindi ganyan ang pag-iyak. Hindi ka pa rin marunong mag-drama? Puro utak ang ginagamit yan sa pag-arte. Dapat ginagamitan ng puso. Tawagan ko nga yan para maturuan ko na. Manonood ka ba o kakain? Kita mo, kitang-kita sa close-up na pekang-pekang tumutulong luha. Ang totoong luha, hindi tumutulong ng tuwid mula sa isang mata lang. Dapat meron sa dalawang mata, tapos may kasabay na singhot ng uhog. Halo-halo na yun sa mukha mo. Diba? Ikaw, nakakita ka na ba ng totoong luha? Hindi pa. Tumigil ka na nga. Pwedeng paabot ng tissue? Ay, kanina pa ba yan dito? Oo. Oh. Nandiyan na yan. Nakita ko yun dun ah. Namalik mata ako? Baka guni-guni mo lang. Ay, dati yung rating yan. 17%. Ay, dumami lang ang nanonood yan dahil sa madamdamin kong acting. Iisipin ng fans dahil wala na ako, puputulin na yan sa ere. Ang sasalbahin ng ibang tao, no? Ilang araw lang, ang rating na lang yan. 8%. Paano mo naman nalaman? 15 years na nga ako sa showbiz, di ba? Ang galing ko. Ngayon ko lang napagtanto. Ang magiging rating na lang yan, 8.
Ayos! Guys! Oh, may sasabihin siya. Salamat, Lucy. Natalo mo si Steffi. Ikaw lang nakabreak ng 20% rating. Sabi nga sa mga news article, eh, pwede ka nang basagang Lucy Use Hidden Talents. Maraming salamat sa suporta nyo. Bilang pa sa salamat, iti-treat ko kayo. Invited kayo sa Hango Calvi. Wow! Salamat. Lucy! Thank you. Lucy! Salamat. Lucy! Salamat. Hintayin mo naman ako. Bakit ba ang bilis mo maglakad? Ano ba kasi sasabihin mo? Galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Di ba, pinayuhan mo akong bumili ng cellphone noon? Binigay ko na sa'yo yung number ko, ah. Bakit galit ka pa rin? Mahigit 10 taon ko nang sinasabi sa'yo na bumili ka niyan. Ayaw mo makinig sa'kin. Ngayong 2 buwan na lang ay itatagal mo rito, saka ka pa bumili. Eh, kasi naisip kong kailangan ko, eh. Sino nasa speed dial niyan? Lagi kong tinatawagan si Steffi Chon, pero number 2 ka rito sa speed dial ko. Number 2 sa speed dial? Wala akong pakialam dyan. Ano ngayon kung number 2 ako? Papalitan ko. Ikaw na lang ang number 1. Pambihira ka talaga. Ano ako, uto-uto? Para kang bata. Di bali na lang. Hintayin mo na ako. Hello? Nasa labas pa kasi ako ngayon, eh. Manager, na alis ng walang paalam. Ba't di mo sinabi sa akin na lalabas ka? Anong problema mo? Eh kasi... meron na ba tayong pananghalian? Ang gusto ko, pat udon. Sige na. Bye. Ay, gutom na ako eh. Steffi! Bakit? Doon ka na kay Lucy. Ba't ka nandito? Dahil dito. Naiwan mo to sa kotse noon. Oo nga pala. Hihintayin ko pagbabalik mo. Alam mo, kahit suplada ka, masanay ako sa'yo eh. Kasi naman kay Lucy na sobrang bait sa akin, parang naiilang ako sa ganun. Miss ko na yung pambabatok at pagtataray mo. Sige, hintayin mo ko. Pag nakabamon na ako, papatukan uli kita. Ay, parang nakakakilabot itapon. Pero ayoko rin namang itago. Oh. Ano kaya ito? Gusto ko sana yung may kanin eh. Matagal ko nang gustong kumain ng pat udon. Ano ba nangyayari? Sa loob ng 30 taon, hindi mo ako sinaluan sa pagkain. Kailan mo ba ako yayayain kumain kahit doon sa bahay mo? May hiwaga ang pagkain na may kasabay. Pag nasanay ka na may kasama, nalulungkot ka na. Pag walang kasalo. Kung ganun, lagi na tayong kakain na magkasabay, ha? Sige. Miss, magta-takeout pa ako ng 1 pot udon. Sige po. Ah, teka. 2 na. Opo, sir. Bakit 2 na? Para kakainin ko mamaya. Maraming salamat. Anong problema mo? Ang lamig ngayon. Siyempre malamig dahil winter. Giniginaw ka. Akala ko hindi ka giniginaw. Baka dahil malapit na ako umalis sa mundong ito. Napapansin ko nga, marami nagbabago sa katawan ko. Maupo ka lang dyan, ha? Teka. Maawa ka. Palabasin mo na ako dito. Hindi ako nasisiraan ng bait. Ano ba to? Bakit ito ba ako mabaliw? Umamin ka na sa akin. Paano ka ba napunta dito?
Ikinulong niya ako sa lugar na to dahil may nalaman ako sikreto tungkol sa kanya. Anong sikreto? Ano kaya ito? Pwedeng sabihin. Parang pelikula. Sana matulungan mo akong makatakas. Totoo kaya ito? Pakiusap. Parang si Rachel ang isang babae. Huwag kang magtiwala sa kanya. Baka balang parang patayin kayo niya. Akala ko hindi ba ako ibibili niyan eh. Meron lang nagbigay sa akin. Eh, ba't dalawa? Hindi ka pa rin kumakain? Oo. Halika, sabay na tayo. Kaya kong kumain mag-isa. Pero sige na nga. Namomroblema na ako. Simulan mo na. Simulan mo nga rin. Anong problema? Yung ayusin sa negosyo. Bakit? Magdi-dinner kami ni Steffi mamaya. Gusto mo sumama? Sabi mo, gusto mo kumain sa labas. Ay, hindi pwede. Meron na akong ibang plano. Ganun ba? Bukas, pwede ka na? Pwede bukas. Na sige. Tanungin ko si Steffi kung ano oras. Baka hindi na umabot ng bukas. Si Steffi John. Saan mo binili ito? Ang sarap! 50 years na sila. Tatlong henerasyon na. Kaya pala. Mas masarap yung unang gawa nila. Parang natikman mo yung unang gawa nila. May nagsabi na sa yung para kang matanda. Kung magsalita ka, parang lolong kausap ko eh. Hello? Oy! Tapos yun na pala yun? Ngayon lang? Sige, titingnan ko yung schedule ko, ha? Sige, pwede pala. Okay, punta ako dyan. Bye-bye na. May ka-meeting ako eh. Manager Do, may gagawin na tayo. Ano? Tapos na daw yung pinaayos kong damit. Teka lang, magbibihis na ako, ha? Saan galing yan? Yung teddy bear? Bigyan ng isang fan ko na hindi ko kilala. Ang ganda, no? Anong ginagawa mo? Ano yan? Sino kaya yung gusto magmatsyag sa akin? Saka bakit? Nag-aksaya pa siya ng pera, oras at pagod. Dahil galit siya sa akin? Hihintayin kita, Rita. Huwag kang aalis. Oo na. Salamat, ha. Hi, ma'am. Kumusta ka na? Tatawagan sana kita eh. Pwede tayong mag-usap? Pinanonood kita lagi. Oo, talaga? Feeling ko kasi meron tayong hindi pagkakaunawaan. Hindi yan totoo. Nung gabing yun, tinext ka talaga ni Derek. Nagsinungaling ka na nasaktan ng mama mo. Alam ko naman na tinanggap mo na yung offer. Ba't hindi mo nalang inamin sa akin?
Akala mo ba pipigilan kita pagdalaman ko? Ayoko lang namang masaktan ka. Dahil kaibigan kita. Ayoko rin maramdaman mo na parang niyuyura ka ng pagkatao mo. Pag natalbogan ka ng taong minamaliit mo dati. Minamaliit ba kita? Naisip mo ba yon? Dahil alam mong nakikiusap lang ako sa mga director at producer na isali ka sa lahat ng mga palabas ko na ako ang bida? Selosa ka, Steffi. Ayaw na ayaw mo nang nadadaig. Kunwari, hindi ka takot sa akin. Hindi mo ako tinuturing na karibal. Gusto mo lang lagi nasa tabi mo ako. Pero hindi ako tanga. Kala mo ba hindi ko alam ang dahilan? Wala lang ako magawa kaya hindi ako kumikibo. Pero hirap na ako. Nagtiis ako. Lagi kong pinipilit na umiti. Hindi mo ba naisip kung anong nararamdaman ko? Ngayon, panahon na para kainggitan mo ako. Ang gusto kong gawin mo, bantayan mong kilos ko at ituring mo na karibal mo ko. Lucy, makinig. Ikaw ang makinig! Sunod-sunuran ako sa'yo noon! Ako naman ang pakinggan mo. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo ako makonsensya dahil naagaw ko ng trono mo? Yung mga nakuha mo nang hindi mo pinaghirapan, yun ang tinatamasa ako ngayon. Dahil sa pinakita ko sipag at syaga. Ha? Makonsensya? Hindi ko yun mararamdaman. Ikaw ba? Talagang itinuring mo akong tunay na kaibigan. Pasensya ka na. Hindi mo ako kaibigan. Ilang beses ako nakaramdam ng lungkot mula nung araw na bumagsak ako. Pero sa kabila ng lahat, marunong pa akong kumilatis ng tao. Alam ko kung sino yung totoo at yung nagbabalat kayo. Maraming mga pagsubok sa buhay. Pero kinakasangkapan lang yun ng Diyos para malaman natin kung sino yung totoo o nagkukunwari. Pasyente na naman. Kailangan ko pang maospital? Nagulat lang ako kaya ako hinimatay pero wala namang dugo. Kahit walang visible trauma, kailangan pa rin ng test. Paano kung may hemorrhage? O kaya naman, acute subdural hematoma? Isusunod na yung CT scan at MRI. Maghintay ka lang. Alam mo, iba ka talaga. Pangarap po bang maging doktor? Mas magaling pa ako kaysa sa ibang mga doktor dyan. Hello? Nahuli niyo na? Papunta ako dyan. Yun ba yung terorista? Sabi mo naka-helmet? Yun na nga, yung nagpadala ng patay na daga sa kanon teddy bear ko. Siya rin siguro yung nagpadala ng litrato sa akin. Maswerte ka dahil nahuli na siya. Buti nga sa kanya. Sabihin mo, lagot siya sa akin. Pero alam mo, nung nangyari yung aksidente, kitang-kita kong nasa loob ka ng kotse. Paano mo naman nagawa na iligtas ako sa loob lang ng ilang segundo? Guni-guni mo lang yan.
Hindi, nakita kita. Pagpahinga ka na, pabalik ako. Nagbibiro lang talaga ako. Masama ba magbiro? Attempted murder yung ginawa mo! Biro ba yun? Napagtripan ko lang talaga, sir. Sobra naman kayo makabintang. Kumo ba celebrity yung sinasabi niyo na dehado? Ay. Ako nga, sakit ng binti ko. Nahulog kaya ako mula sa rooftop. Ako si Mateo do. Ah, ikaw yung nag-report? Sino to? Siya ba yung salarin? Gabi na kaya yun babalik. Ma'am, I have to shut down. Okay. Manager do. Dumaan ka sa Noryang Gina, bili mo ako ng sea cucumber. Umamin ka na nga. Ikaw ba yung nagpadala ng isang litrato doon sa condo unit ni Steffi Chon? Gusto ko lang siya makonsensya. Pinatay niya ang Rachel ko eh. May nagpadala rin ng patay na daga. Ikaw rin ba yun? Di ba sabi ko nagtitrip lang ako? Kanina, bandang alas 4 ng hapon, binato mo naman siya. Ano pang hindi ko naitanong sa'yo? Yung teddy bear na may camera. Oo. Oh. Nagpadala ka ng teddy bear na may camera? Hindi yung galing sa akin. Ha? Di ba umamin na ako dun sa ibang tinanong mo? Ano naman ang dahilan para magsinungaling pa ako? Hindi nga galing sa akin yung teddy bear! Ah, ibig sabihin nito, meron pang ibang tao na nagpapadala sa kanya. Hmm. Maupo ka lang dyan, ha?
pawang. Palabasin mo na ako dito. Hindi ako nasisiraan ng bait. Baka dito pa ako mabaliw.